for today's food adventure, pagsasabayin natin ang sound tripping at food tripping. Uhuhuy! Mai-experience natin ang sarap ng Sagada flavors habang nasa Quezon City. Hindi siya masyadong lasang kape, pero malalasahan mo siya after. Kakaiba siya sa typical na adobo. Gagawa tayo ng dalawang mabilisang ulam para sa mga biglaang kainan. Pag medyo busy ka, gusto mo mabilisan yung ulam na ipe-prepare mo? Two things, cooking technique, tsaka yung ingredient na gagamitin natin. Wala kayong maulam, or gusto mo healthy yung ulam ninyo, anong ulamin mo? Tatanungin mo kunyaring ganun, isasagot sa'yo, na to. At matututunan natin ang tanim ng talong upside down. Papakita ko pa ang tinatawag na inverted eggplant. Handa na ba kayo, Food Explorers? Let's go! Yummy! Ang home base ng ating food adventure today, ang Ibits Integrated Farm dito sa San Fernando, La Union. Isa itong agritourism site na itinayo noong 2016 na mag-asawang Manuel at Marilyn Acosta. Tapos makita ang kalagayan ng mga magsasakang kaanak nila. Dito sa Ibits Farm, tinutupad na mag-asawang Acosta ang kanilang misyon na mas mapaunlad at mapagyaman ang buhay ng mga magsasaka sa pamamagitan ng iba't ibang mga proyekto nilang naglalayong tumulong sa ating mga kababayan. Tunay na bukid-tangi ang Ibits Farm dito sa La Union. At habang nililibot ko ang kanilang mga taniman para humanap ng mga sariwang gulay na gagamitin natin sa pagluluto, ay fellow food explorers tayong nag-road trip para hanapin ang ultimate place for sound trip at food trip. Today, magfo-food trip tayo dito sa Profound Kitchen Mexican Cantina. Isang hit na kainan sa Quezon City where music lovers and foodies meet. Una po ang record store namin, which is the Profound Audio Manila. I work abroad in some hotels and I was here on a local culinary school. But when the pandemic came in, so unfortunately, I lost my job and then started to sell my records just to put food on the table. When we felt that we needed more and we felt good to open a restaurant. So we thought like, why not pag-isahin na lang namin my hobby and my also interest in cooking. Now we're still alive and kicking. Play music, that play the records, and also cooking very good Mexican food. Ito yung sasalang ko, Adel. New waiver ako. New wave din dapat ang music. Ito ang size nito, 33. Ito na. Okay. While enjoying your favorite music, pwedeng-pwede mo nang itry ang kanilang bestsellers tulad ng beef and cheese flautas. Oh, pakumain ko na to. Meron din silang burrito, cooked barbacoa style. Sarap ng buhay ko. Palain nyo. Pinapunta lang ako dito, nakakain pa. Wow! Siyempre, hindi mawawala ang paborito nating tacos. Kung trip mong medyo may twist, magugustuhan mo sigurado ang kanilang corn tortilla. Yep, sinarapan mo naman masyado. At ang ultimate must try nila, ang pollo al carbon. Chef. Best.
Salamat. Salamat po. Kita nyo naman, basta oiling bibig ko, ibig sabihin masarap. Kaya kung cool sound with hot food ang trip nyo ng tropa, abay ariba na at mag-food trip tayo sa PK Mexican Cantina. Pag ganyan ang bakbakan, tinatanong muna ako sa nakatira yung kasayaw mo. Where do you live? Ayan, ganyan ha. What's your number? Kasi wala pa cellphone doon. So tatawagan mo. So ano lang yan, mga 7 numero lang yun. Pag medyo busy ka, gusto mo mabilisan yung ulam na ipe-prepare mo, 2 things, cooking technique, tsaka yung ingredient na gagamitin natin. Gagawa tayo ng pork bistek. Pag pork yung gagamitin natin, isa sa mga pinakamabilis maluto is yung pork loin. So makikita nyo, merong magandang layer ng taba, tapos lean meat yung nasa pinakagitna. Another tip is, pag itong gagamitin natin, pork loin, as much as possible, kung hindi nyo naman kailangan, tanggalin ninyo yung pinakabalat. So para lang balanse yung cooking time, ma-meet natin na malambot yung taba, hindi overcooked yung laman, tatanggalin natin yung pinakabalat. So slice lang natin yan. Pag medyo manipis yung cut ng meat na gagawin mo, it's always better na medyo frozen, kagaya nito. Kasi mas masaslice mo siya ng mas manipis na kaya mo. Kasi pag hindi ito frozen, masyado siyang malambot, hindi mo makukuha yung pantay na cut. Habang hinahanda natin ang pork, ang kaibigan natin at Black Rider teen actor na si Dustin Yu, ine-enjoy naman ang flavors ng sagada. Right in the heart of Metro Manila. Naghahanap ka ba ng authentic sagada coffee experience pero walang time para sa isang mahabang road trip pa Cordillera? Huwag nang malungkot! Kasi pwedeng-pwede mo ma-achieve yan sa pagbisita dito sa SGD Coffee Bodega sa maaalalahanin Street sa Quezon City. We didn't start as a store. We actually started as a farm. So we started in Sagada farming our coffee. And we started from scratch. We actually worked with a farmer, then it turned into a few farmers, and then we planted coffees, and then we harvested, processed, and then roasted our own coffee. When we were happy and satisfied about the coffees that we started to plant, no? Then we started the shop. One of the things that we've somehow committed to is that SGD Coffee will not own its own farm. What we wanted to do is work with a community of coffee and have them hand it down to the next generation. The second thing is that you will get cultural coffee. So cultural coffee is what the community drinks. So that's what we're trying to give you, an experience of how it is drinking Sagada coffee according to Sagada. At bilang isang coffee lover himself, talaga namang na-enjoy ni Dustin ang kanyang pagbisita dito sa SGD Coffee Bodega. Here at SGD Coffee, we have itag, which is a traditional Sagada ham. We interpreted it in a very familiar pasta dish. So we do an itag carbonara. Kaya natin ha. Kahit na isang meat lang yung nilagay ko ay ang daming carbonara, grabe ang lasa ng meat. Perfect. So you have a cup of Sagada coffee, just normally how people would think of when they talk about Sagada coffee. Isa sa mga pinupuntahan dito ay itong SGD Black na sigurado kong maiinggit ang mga kasamahan ko sa Black Rider. Huwag niyong kakalimutan manood ng Black Rider tuwing 8 p.m. sa GMA yan. Balanced yung pagkatapang tsaka yung sarap ng kape. Also, we did a dish that's using Sagada coffee. So we had adobo sa kape. Try natin ha. Wala munang rice yan. Hindi siya masyadong lasang kape, pero malalasahan mo siya after. Kakaiba siya sa typical na adobo.
We also have dessert, which is an affogato, but using our Sagada coffee. Wow! Ang sarap, ha? First time ko nakatikim neto sa buong buhay ko. And we also have tiramisu. Lasang kape na parang lasang cheesecake. Sagad talaga sa sarap ang experience dito sa SGD Coffee Bodega. Kaya kung di mo pa to na-try, where have you been? If you want to really try the best of Sagada Coffee, you probably won't find it here. The best coffee really are the ones that are drank in the origins. So we have a program where we say it's Cup to Farm, where we want to promote people after experiencing the coffee here, take your cup to the farms and then get to know the people behind your coffee, the communities behind that coffee, and the culture. We always say, discover Philippines in cups of coffee. So ito na yung pork loin natin. Pwede na natin gamitin yung ating pan. For the second part ng dish natin, which is technique. So you'll need very high heat, not too much oil, and then yun nga, kailangan mabantayan natin na unang maluluto is yung fat part. So ito, perfect na kasi na-render na natin yung taba. Maganda na rin yung browning na nangyayari dun sa labas. So, palalapatin naman natin this time yung pinaka-meat mismo. So at this point, mga 3/4 done na ito. Tatanggalin lang muna natin sa apoy para makapag-rest. And then gagawin na natin yung pinaka-sarsa. Ready na natin yung ating sibuyas. Siyempre, hindi magiging bistek yan kung wala yung ating mga sibuyas. I'm sure nakita ko na to ng ilang beses kapag nagawa kayo ng bistek Tagalog dahil gusto ninyo na hiwa-hiwalay or makita yung pinakasibuyas, minamano-mano nyo siyang tinatanggal ng ganyan. Pero papakita ko sa inyo isang mabilis na technique na hindi nyo na kailangan actually na gawin yun. What you do is you place your onion at wala na kayong ibang gagawin. So basically what will happen here is kung nakikita nyo siya ngayon na dikit-dikit dahil may init from the apoy, ang mangyayari dyan, mag-evaporate yung tubig, yung moisture nasa loob ng onions natin. So kung dikit-dikit siyang ganyan, habang nag-evaporate, kakalas na yan isa-isa. Yan o, oju. So habang kumakalas unti-unti yung ating mga onion rings, lagyan lang natin ng konti pang stock. Season lang natin ng konting soy sauce. So at this point, magtatabi lang ako ng ilang sibuyas pang garnish. And then, we'll go ahead and thicken yung ating sauce. And then, pwede na nating ibalik yung ating pork. Toss lang natin dun sa ating meat. And to finish it off, lagay tayo ng maraming pepper. At syempre, yung calamansi juice. After nun, pwede tayo mag-plate. Sarap ng asim. Yummy. Marami na rin tayong nabisitang mga urban farms at garden. Pero first time yata nating makakabisita sa isang garden in the sky. Matatagpuan yan dito sa San Diego Elementary School. Dito, transform nila ang roof deck ng eskwelahan sa isang garden kung saan nakakapagpatubo sila ng iba't ibang klaseng gulay.
ang mga teachers mismo ng San Diego Elementary School ang namumuno sa proyektong ito na naglalayon ding ipakilala ang pagtatanim sa mga kabataan. Kasama dyan ang paggamit ng iba't ibang techniques kung paano ka makakapagpatubo ng mga halaman sa iyong sariling bakuran sa syudad. Gaya na lang nitong inverted talong nila na di gaya ng mga farms na napuntahan natin na nasa lupa ang halaman, ito, nakasabit ang mismong taniman. At ipinakita sa atin ni Sir Lidio na kayang-kaya mo rin itong i-grow it yourself. So ngayon, ipapakita ko pa ang tinatawag na inverted eggplant. Magpupunla muna tayo ng mga buto sa styro box. Kailangan may butas po ang styro para daluyan po ng tubig. Lalagyan na po natin ito ng lupa na garden soil. Kailangan yung medyo buhaghag na lupang ilalagay po natin sa styro box. Lagyan po natin siya ng kaunting pataba. Then haluin po yung lupa na mayroon organikong pataba. Masusunog po ang ating mga punla o buto kapag hindi po hinalo ang pataba sa lupa. Kasi masyadong mainit ang temperatura ng ipot na manok o organikong pataba. Then maaring ibudbod directly, pwede rin natin guhitan para maganda ang forma ng mga seedlings po natin sa seed box na styro. Dito na po natin ibubudbod ang ating talong na butong. Didiligan na po natin ito. Kailangan ang pagdilig ay hindi masyadong malakas ang bagsak. Kailangan wisik-wisik lang sa lupa. Kasi kung malakas ang bagsak, tatalsik ang mga buto sa loob ng punlaan. Kukubiran natin uli, tatabunan natin uli ng panabon tulad ng sako o mga plywood. Ilagay po ito sa mataas na lugar kasi kung ilagay natin sa ilapag natin sa lupa, aakyatin ng mga insekto tulad ng lamgam. Dito po natin itatanim ang mga talong na inverted. Lalagyan po siya ng stopper, pangharang ng pag-agos ng lupa sa loob. Pwede natin na bilugin dito yung puwit ng estero o yung gitna ng estero. Ito na po yon. Ilalagay po ito dito sa dulo ng bunganga ng container. Tapos lalagyan na po natin siya ng punlang talong. Bunutin po natin ang talong na may kasamang ugat. Ipapasok na po siya doon sa dulo ng container. Kailangan ipasok ang mga dahon. Inverted na po siya. Lalagyan na po siya natin ng lupa. Ihalo ang organikong pataba na ipot ng manok sa lupa. Kahit hindi umabot po yung paghalo doon sa pinakailalim kasi yung absorption ng nutrients ay papunta din sa ibaba kapag nagdidilig. Didiligan na po natin siya ng tubig. Diligan po siya umaga hapon. Pag ganitong bago pa lang, kalahating tabo lang muna ng kwan, tubig. Huwag munang masyadong puno. Kasi malulunod po yung ating mga pananim na bagong tanim. Antayin natin ang punla na lumaki na. Then susundan niya yung sikat ng araw. Kailangan mayroon din siyang sunlight, 6 na oras hanggang 8 oras. Mapapansin natin in 1 week, bumabaliko na ang punla natin. Sa ganitong setup ng pagtatanim ng talong na inverted, pwede po tayo magtanim ng talong ng kahit anong variety. Maaring maiksi o maraming bunga, maaring mahaba na talong o long purple na talong. For our next dish, I wouldn't really call it a specific dish. It's a technique na I would say ginagawa namin mga Ilocano. Kunyari, wala kayong maulam or gusto mo healthy yung ulam ninyo. So, anong ulamin mo? Tatanungin mo kunyaring ganun. Isasagot sa'yo, nato. Ibig sabihin nun, gulay. Any combination, kahit anong mabili mo, kahit anong ma-harvest mo dyan, lulutuin mo siya, sasabuan mo lang mabilis. Pero ang pinaka-keepang palasa kasi dito is yung bagong isda. So in a way, yes, para itong inabraw,
Pero yung combination nito is bahala ka na kung ano yung makukuha mo, ano yung trip mo, ano yung available sa'yo. So we have here a lot of vegetables na na-harvest natin from the farm mismo. So we'll just cut them up. Let's start with our squash. Natin ang siguro mga kalahating upo. Nissan Plus, check! Ready na rin yung ating pan. Lagyan lang tayo ng konting oil. Gisa natin yung ating sibuyas at yung ating bawang. Then, habol na natin yung ating kalabasa. And then yung ating stock or water. So once na kumulo na yung ating stock, pwede na nating timplahan to ng ating bagoong. And then after yan, pwede na natin ilagay lahat pa ng iba pa nating gulay. So depende sa doneness ng mga gulay na nilagay natin, pwede nyo siyang tanggalin ng half cook. Pero kadalasan sa amin, medyo ino-overcook yung mga gulay bago i-serve. Tara, pwede tayo mag-plate. Ne, kakabsat. Ramanan nyo dyan itong may. Tikman nyo yan. Atak! Ayos. Pwede, no? Ganyan lang yung ulam namin, okay na. Kahit anong gulay. Pwede, pritong isda. Pwede, pritong isda.